Unang linggo pa lang ni Youre, parang nagsisisi na siya sa pinasok na trabaho. Hindi na niya alam kung paano pakikisamahan ang uniko iho ng mga amo niya na may iskitsoprenya. Kung ano-ano kasi ang mga nakikita at naririnig nito na nagbibigay ng kilabot sa kanya. Madalas ay may itinuturo pa itong mga nilalang sa paligid daw nila, lalo na tuwing silang dalawa lang ang maiiwan sa bahay. Kung ganito nang ganito, baka hindi rin siya magtagal sa bahay na ito. Akala niya noong una, magiging madali lang ang maging yaya ng isang taong may iskitsoprenya. Ang hirap pala. Pakiramdam niya ay mahahawa rin siya sa sakit nito, dahil pati siya ay parang mababaliw rin sa takot. Kung hindi lang malaki ang sahod na ino-offer sa kanya, hindi niya papatulan ang trabahong ito. Buong araw wala sa bahay ang mag-asawa, dahil sa mga negosyong inaasikaso ng mga ito sa bayan. Tuwing gabi na lang niya nakakasama ang mga ito, kaya naman kinakailangan niyang magtiis araw-araw na si Teo lamang ang kasama niya. Ang malaking problema pa, kahit umaga ay nagmumukha pa ring madilim sa buong bahay, dahil sa mismong disenyo ng mga bintana na tila pumipigil sa liwanag na makapasok. Talagang nakapuesto pa ang bintana sa bahagi ng pader kung saan hindi gaanong tumatama ang araw, kaya ganoon kahina ang liwanag na pumapasok sa loob. Tuwing sinusumpong ng sakit si Teo, napapalabas siya ng bahay para lang makakita ng liwanag at hindi tablan ng takot. Pero hindi rin siya pwedeng magtagal sa labas, dahil baka kung ano pa ang gawin ng binatilyo sa loob. May mga pagkakataon kasi na sinasaktan nito ang sarili para lang makawala sa matinding halusinasyon na lumulukob dito. Kapag bumabalik sa katinuan ng binatilyo, doon lang niya ito nakakausap ng matino at napapainom ng mga gamot. Kapag nakasumpong ito, iba-iba ang nagiging behavior nito sa kanya. Minsan nagiging agresibo ito at parang nais siyang tuklawin. Minsan natatakot ito sa kanya na parang isang halimaw ang tingin sa kanya. Minsan naman kinakausap pa rin siya nito, pero hindi normal ang mga sinasabi nito. Palagi itong may itinuturo sa kanya na nasa paligid daw nila, at inuutusan pa siyang paalisin ang mga ito. Sa sobrang tindi ng mga sintomas na lumalabas kay Teo, pakiramdam niya ay may panganib na ring umaaligid sa kanya. Nagsabi ang mag-asawa na malilate sila ng uwi mamayang gabi, dahil may pupuntahang kliyente sa malayong-layong lugar. Tulog na ang alaga niya habang siya ay nasa kusina pa rin at hinuhugasan ang mga pinagkainan niya. Ngayon lang siya nakakain dahil sa dami ng mga damit na nilabhan. Nasira kasi ang washing machine nila, kaya wala siyang choice kundi gawing manual ang paglalaba. Ate Youre! Narinig niyang tawag sa kanya ni Teo. Oh, hindi ka pa natutulog? Hindi po kasi ako makatulog eh, sagot ng binatilyo sa likuran niya. Bakit naman? Sinusumpong ba uli ang halusinasyon mo? Kailangan mo ba ng kasama sa taas? Hindi na muna po. Dito na lang muna ako. Sabay na lang tayong umakyat mamaya. O sige, malapit na to. Maghintay ka dyan ha. Hindi na sumagot ang bata pagkatapos nun. Kung kailan isang baso na lang ang binabanlawan niya, bigla naman siyang nakarinig ng malutong na hagik-gik. Alam agad niyang hindi galing kay Teo yun, kaya mabilis siyang lumingon sa pinagmulan ng ingay. Laking gulat niya dahil wala na ang binatilyo. Kanina lang ay naririnig pa niyang may pinapanood itong mga video sa cellphone nito,
kaya alam niyang nandoon ito. Doon siya biglang kinutuban. Teo? Nagmamadaling inakyat niya ang kwarto ng alaga at pabagsak na binuksan ang pinto. Hindi siya makapaniwala nang makitang nahihimbing ito sa kama at bigla lang nagising dahil sa kanya. Bakas ang takot at pagtataka sa anyo ng binatilyo nang makita ang nanginginig niyang katawan. What happened po, ate? Teo? Bumaba ka ba kanina? Nanginginig ang boses na tanong niya. Hindi po. Kanina ka pa ba nakahiga dyan? Opo, ate. Napilitan na siyang lapitan ito at inayos ang gusot ng kama nito. Pasensya ka na, ah. Nagising tuloy kita. Ano po bang nangyari? Napalunok na lang ng laway si Youre. Kahit sabihin niya rito ang totoo, wala rin naman itong maitutulong para maibsa ng takot niya. Ah, wala. Sige, matulog ka na ulit. Babalikan ko lang yung hugasan ko sa kusina. Pinahiga na muli niya ang alaga at kinumutan ito. Nagpatugtog ng malakas si Youre sa cellphone niya habang bumababa pabalik sa kusina. Isa yun sa pamamaraan niya para labanan ng takot tuwing nag-iisa sa isang lugar. Pinilit niyang iwinaksi sa isip ang nangyari kanina. Tinapos na niya ang paghuhugas sa huling baso at inayos ang mga gamit sa pinakamabilis na paraan. Mabuti na lang at dumating na ang mga amo niya, kaya sinalubong niya ang dalawa sa labas at tinulungan sa mga dala nilang gamit. Nagmadali si Youre sa grocery store para makauwi agad dahil walang kasama si Teo. May kinulang kasi sa mga ingredients na gagamitin niya para sa hapunan, kaya napilitan siyang lumabas. Pagkabukas pa lang niya sa pinto, may kakaiba na siyang naramdaman. Para bang may hindi tama sa paligid niya. Nakumpirma niya ito ng mapalingon sa kalendaryo. Baliktad ang mga numero at letrang nakasulat doon. Nanlalaki ang mga matang nilingon niya ang orasan. Pati ang mga numero at pag-ikot ng hand clock ay baliktad din. Pasadong 6:30 pa lang ang oras na isinasaad nito. Binitawan niya ang hawak ng mga plastic bag at nilakasan ang boses sa pagtawag kay Teo. Hindi ito sumasagot. Nanumbalik ang kabang naramdaman niya kagabi nang muling marinig ang malutong na hagik-gik sa kung saan. Kasunod nun ang pag-ugong ng mga mumunting boses na hindi niya maintindihan. Habang tumatagal ay palakas ng palakas, sumasabay sa paglakas ng kabog ng dibdib niya. Napatakbo na siya paakyat sa kwarto ng binatilyo. Pagbukas sa pinto nito, mas lalong lumakas ang mga bulong sa paligid. Dumami na rin ang mga nilalang na humahagik-gik sa malutong na tinig. Nagsimula ng mangilid ang mga luha niya. Bumigat na rin ang paghinga niya. Nangangatog ang mga tuhod na bumaba siya sa hagdan at hinanap sa iba pang bahagi ng bahay ang binatilyong si Teo. Teo? Asan ka? Tila umi-eko sa sarili niyang pandinig ang boses niya na animoy nalulunod sa kailaliman ng tubig habang ang mga bulong at hagik-gik ay mas lumalakas na waring umaahon pa ibabaw. Teo? Batid niyang walang maitutulong ang binatilyo sa kanya. Ngunit tila siya naman ang nangangailangan ng tulong ngayon. Kung saan-saan na siya tumakbo para lang iwasan ang mga boses na tila humahabol sa kanya. Hanggang sa makarating siya sa likod ng bahay kung nasaan ang hardin nila. Napatda siya nang makita si Teo na may mga kasama doon
at tila kakwentuhan pa nito ang mga yon. Sabay-sabay na lumingon sa kanya ang mga ito, habang tila nilulunod siya sa malalim na titig ng mga ito. Mas lalo pang lumakas ang mga boses. May sumabay pang tila tunog ng estatik ng isang radyo. Palakas ng palakas ang mga yon, na parang nais ng punitin ang mga eardrums niya. Sa kabila ng takot, ay pinilit pa rin niyang kumalma at dinukot ang cellphone sa bulsa. Nais niyang tawagan ang mga amo niya. Ngunit pagtingin sa screen, lahat ng nakikita niya roon ay balibaliktad na rin. Tila nalaman ng mga kasama ni Teo kung ano ang balak niyang gawin, kaya nagsimulang humakbang ang mga ito patungo sa kanya. Nanginginig ang mga paa na napaatras siya, hanggang sa mapasandal sa isang pader. Hindi na niya napigilang sumigaw ng unti-unting lumalim ang mga boses, habang nagiging mabalasik ang anyo ni Teo. Pagmulat ni Youre sa mga mata, natagpuan niya ang sarili sa kwarto niya. Agad siyang napabalikwas ng bangon at inunat ang leeg niya. Tandang-tanda pa niya ang lahat ng nangyari, pero hindi niya alam kung paano siya napunta doon ng mag-isa. Hanggang sa nagbukas ang pinto na bahagyang ikinagulat niya. Agad ding humupa ang takot niya nang makitang si Binis na lang ito, ang babaeng amo niya. May dala pa itong isang tray ng pagkain para sa kanya. "Kamusta ka na, Youre?" Hindi agad siya nakasagot sa tanong nito. Muli niyang nilingon ang wall clock sa tabi ng aparador. Lampas alas 8 na ang oras na nakasaad doon. Ano pong nangyari, ma'am? Nakita ka namin kanina sa garden. Wala kang malay." Saka nito inilapag ang pagkain sa tabi niya. "Ano ba ang nangyari sa'yo? Gusto mo bang magpadala sa ospital?" Napabuntong hininga siya. Hindi na po, ma'am. Okay na po ako." "Bakit nahimatay ka kanina? Ano ba ang nararamdaman mo?" Napagod lang po siguro ako. Pero okay na po ako ngayon." Hanggang sa bigla niyang maalala ang mga pinamili niya. "Nako, magluluto pa pala ako." "Don't worry about that. Ako na ang nagluto. Heto o, kumain ka na muna para mabawi mo ang lakas mo." Doon pa lang niya nilingon ang dinala nitong pagkain. "Maraming salamat po, ma'am. Pasensya na po. Hindi na po ito mauulit sa susunod." Hinagod nito ang likod niya. "Ano ka ba? Walang kaso yun. Huwag mo kasi masyadong pinapagod ang sarili mo sa mga trabaho dito. Ang pag-aalaga lang naman kay Teo ang pinunta mo rito, di ba? Kaya hindi mo na obligadong linisin ang buong bahay araw-araw. Kasi tuwing weekend, ako rin naman ang naglilinis niyan. Hayaan mo, kukuha na lang ako ng katulong na maglilinis dito sa bahay, para si Teo na lang lagi ang inaasikaso mo." Parang nahiya tuloy siya sa amo dahil sa nangyari. Pero mas mabuti na rin siguro yun, para may makasama na rin siya rito at hindi na saluhin ang lahat ng takot. Sa mga araw na nagdaan, muling naulit ang kakaibang halusinasyon ni Youre. Akala nga niya dala lang talaga yun ng matinding stress at takot na nararamdaman niya araw-araw. Pero habang tumatagal, parang nagiging totoo ang mga yon. May isa kasing nilalang na lumapit sa kanya. Parang isang usok na hugis ulo at biglang kumagat sa kaliwang kamay niya. Nang magkamalay muli siya, nakita niyang may sugat nga ang kaliwa niyang kamay. Nang sumunod na araw naman, may tatlong lumulutang na ulong pumalibot sa batok niya. Nahimatay siyang muli sa bigat.
Sa paggising niya, mabigat pa rin ang batok niya at may bakas pa ng mga pasa. Nais na niyang magpa-uwi sa kanila, pero sa ospital lang siya lagi dinadala ng mga amo niya. At tuwing nasa ospital siya, doon pa lalong lumalala ang mga nakikita at naririnig niya. Hanggang isang araw, hindi na kinaya ng katawan niya ang matinding takot. Tuluyan nang sumuko ang utak niya. Ganap na siyang nasiraan ng bait at hindi na malaman ang realidad sa panaginip. Kung kailan sirang-sira na ang utak niya, doon pa lang siya ibinalik ng mga amo sa magulang niya. Nagbigay na lang ang mga ito ng cash assistance para makatulong sa pagpapagamot sa kanya. Tuwang-tuwa naman si Nabinis at Josepino nang masilayan ang panunumbalik ng sigla ng uniko iho nila. Magaling na ang iskitsoprenya ng binatilyo base sa mga kinikilos nito at base na rin sa mga test na isinagawa ng doktor na gumagamot dito. Labis ngang nagtataka ang doktor kung paano ito gumaling sa ganoon kabilis na panahon kahit hindi na ito gaanong dinadala ng mga magulang sa ospital. Normal na ang lahat kay Teo. Parang ang gumawa na lang ito ng dahilan. Kinabukasan nga ay nakabalik na ito sa pagbabasketball sa labas. Mukhang umepekto na ang kasunduan. Wala nang sakit ang anak natin. Masayang wika ni Josepino habang pinagmamasdan ang naglalarong anak. Sa mga puno at mga building sa paligid nakatitig si Benis. Tama kaya ang ginawa natin? Ano kaya sa tingin mo ang mangyayari sa atin? Ngayon ka pa ba mag-iisip ng ganyan? Kita mo naman oh, magaling na ang anak natin. Mabubuhay na siya ng maayos. Matutupad na niya ang mga pangarap niya. Don't you want to be happy for him? Yun na nga eh, magaling na siya. Ano kaya sa tingin mo ang magiging kapalit nito pagdating ng panahon? Napatapik ang lalaki sa balikat niya. Han, huwag ka nang mag-isip ng ganyan. Ang mas mahalaga ngayon, normal na uli ang pamumuhay ni Teo. Yun naman ang dahilan kaya ginawa natin ito, di ba? Lingid sa kaalaman ng lahat, nakipagkasundo sa demonyo ang mag-asawa para mapagaling ang kanilang anak sa chronic brain disorder nito. Ang solusyon na binigay ng demonyo, kailangan daw nilang kumuha ng tao na hindi nila kadugo para dito mailipat ang sakit ni Teo. Ang bumabagabag lang sa kanya ngayon ay kung ano ang kapalit na hihingiin ng demonyong ito sa pagpapagaling sa kanilang anak. Hindi kasi nito sinabi kung ano ang gusto nito. Ang huling salita na binitawan lang nito sa kanila, malalaman daw nila yun sa tamang panahon.